Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi po sa mga katabi ninyo, Happy Fiesta. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na ng ating pagdiriwang ng mga kapistahan ng ating mahal na patron, lalo tigit si Santa Clara ng Assisi. Meron pong kasabihan, what you buy, you enjoy it for a while. What you save, you leave it behind. But what you share or what you give, you keep it forever. Ito po ang katotohanan sa buhay natin bilang mga tao. Sa mundo po ngayon, marami po tayong gustong bilhin. Maaari pong yung pinaka-latest na cellphone. Maaari po yung pinaka-magandang damit. Maaari pong yung pinaka-bagong kotse. Pero pag ito'y nabili natin, kapag ito'y meron na tayo, ilang panahon lang luma na. Ilang panahon lang magsasawa na tayo. Ilang panahon lang hindi mo na e-enjoyin. Kasi kung ano yung binili mo ngayon, makalipas ang ilang taon, meron na naman bago. At ang gusto mo, bilhin kung ano yung bago. Yung binili mo noon, hindi mo na gusto ngayon. Katotohanan din po na sa buhay ng tao, tayo po ay nag-iimpok, nagtatabi. Marami po mga tao ang iniisip para sa kinabukasan, para sa future. Pero kahit po ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, lahat ng inipon mo, lahat ng inimpok mo, lahat ng iniisip mo para sa future mo, para sa kinabukasan mo at ng iyong pamilya, pag ikaw ay nawala na sa mundong ito, lahat iyan iiwan mo. Wala pong nakapagdala ng kahit 5 nung siya'y namatay. Lahat iiwanan mo. Lahat nakatabi. Hindi mo kasama. At kung minsan nga po, di ba? Kapag ikaw ay maraming iiwanan, mas marami ang nagkakagulo. Mas marami ang nagkakagalit. Kasi yung mga iniwanan mo, ayaw magpalamang. Mas marami sa akin. Ako ang panganay. Ako dapat. Ako ang bunso. Sa akin dapat yan. Ngunit, mga kapatid, kung ano yung ibahagi natin, kung ano yung ibinibigay natin, hindi po ito kailanman nawawala o nababawas sa atin. Kundi kung ano yung ibinigay mo, kung ano yung ibinabahagi mo, ito ay mananatili sa iyo. Ito'y laging nakatago at kailanman hindi mawawala, hindi magkukulang, dahil kapag ang tao marunong magbigay, marunong magbahagi, hindi ka mababawasan, kundi madadagdagan, siksik, liglig, at umaapaw pa.
Amen po ba? Mga kapatid, dito po natin makikita ang buhay na ipinamalas ni Santa Clara ng Assisi. Sa kabila po ng kanyang ng kayamanan, ng kanyang pamilya, hindi niya ito ginamit para mag-enjoy. Hindi po niya ito ginamit para bilhin kung ano ang magagara. Hindi po niya ginamit ang kayamanan para lamang sa kaunting panahon ay lumigaya. Bagkus, yung meron siya, iniwan pa niya. Siya po ay buhat sa tanyag, kilala at mayamang pamilya sa Assisi. Ngunit hindi po iyon ang kanyang naging buhay. Sa murang edad, si Santa Clara ay namulat sa pagsunod sa Diyos. Namulat na kung ano ang meron siya, ito hindi sa kanya. Sa patnubay po ng kanyang kaibigan na si San Francisco ng Assisi, nakita niya ang kahalagahan ng tunay na kayamanan ng tao sa mundo. Hindi siya nagpasilaw doon sa alok ng kahit ng kanyang sariling pamilya. Ito ang mapupunta sa iyo. Kinalimutan niya kung anuman ang meron siya. Bagkus ang kanyang pinairal, inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa Diyos. Inaalay niya ang kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa Panginoon. Mga kapatid, ano ba ang pinakamagandang maibibigay ng tao? Ano ba ang pinakamagandang maibabahagi natin? Walang iba kundi ang ating sarili, ang ating buhay para sa Diyos. Ilang taon po ang nakalipas, ang nagdaan, mayroon pong mag-asawa na naudyukan na sumayaw dito sa Obando. Sa ilang taon po nilang pagiging mag-asawa, hindi po sila magkaanak. Sinabi ng mga matatanda sa kanila, magsayaw kayo sa Obando. Magsayaw kayo sa kapistahan ng mga mahal na patron. Kaya po sila'y pumunta rito kasama yung mga matatanda na nagsabing pumunta sa Obando at magsayaw at manalangin. Sila po'y sumayaw. Sila po'y nagdasal na sana'y pagkalooban ng anak. Hindi po nagtagal. Nabuntis yung asawa, yung babae. At sa loob po ng 9 na buwan, sa kanilang kagalakan at katuwaan, alam nilang ang biyaya ng Diyos ay gumagalaw. Kaya po nung isinilang yung kanilang panganay, ito po ay babae. Dahil po sila'y nagsayaw sa Obando at ang patron na babae sa Obando ay si Santa Clara. Kaya po ipinangalan nila yung kanilang anak kay Santa Clara.
Pinangalan po nila ay Claire. Lumaki po yung bata. Nag-aral ng elementary, nag-aral ng high school. At bigla-bigla, sinabi noong anak na si Claire na siya ay papasok sa monasteryo. Yung pong lalaki, gayon din po yung babae, kanyang asawa, masama po ang loob. Sa una'y hindi matanggap na yung kanilang panganay ay papasok sa monasteryo. Sa katunayan nga po, yung tatay, nung sinabing siya'y papasok sa monasteryo, inatake pa, o na-stroke pa. Dahil hindi niya matanggap. Ngunit noong papasok na sa monasteryo si Claire, sinabi po niya doon sa kanyang mga magulang, "Di ba, nung ako ay hinihingi ninyo sa Diyos kayo lumapit. Nung ako'y hinihintay ninyo na dumating sa inyong buhay, ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Ngayon naman, ibibigay ko ang aking sarili para sa Diyos. Sana payagan na ninyo ako." Sino nga ba tayo para hadlangan ang plano ng Diyos para sa atin? Yung isinayaw dito upang magkaroon ng anak, ngayon ay isa ng mongha. Isang mongha na inialay ang kanyang sarili para sa Diyos. Mga kapatid, kapag ba tayo ay nagbibigay? Kapag ba tayo ay nagbabahagi? Ano po ang unang-unang pumapasok sa isip natin? Kadalasan po, kapag tayo nagbibigay, kapag tayo ay nagbabahagi, iniisip na agad natin, meron pa bang matitira sa atin? Gaano bang karami ang mababawas? Gaano bang karami ang matitira? Mga kapatid ko minamahal, kapag ang tao nagbahagi, nagbigay ng kanyang sarili sa Diyos, kailanman hindi niya mararamdaman na siya ay nabawasan. Kailanman hindi niya o hindi ipararamdam ng Diyos na siya ay nakulangan o naagrabyado. Dahil nasa pagbabahagi, nasa pagbibigay ang tunay na pagpapala ng Diyos. Sa mga naririto po, lalo tigit ang mga mag-asawa. Ngayon po, marahil nararamdaman ninyo yung pakiramdam na wala. Ngunit mga kapatid, kung ngayon sa mga mag-asawang naririto ay wala pang anak, yung kawalan ninyo ibigay ninyo sa Diyos.
dahil sa kawalan natin, doon pumapasok at nagbibigay ang Diyos para sa atin. Mga kapatid, katulad ni Santa Clara ng Assisi, iniwan ang lahat, kahit ang kanyang pamilya, namuhay sa kasimplihan, namuhay sa pagtitiwala sa Diyos, namuhay sa pananalangin. Dahil kapag katulad tayo ni Santa Clara, na marunong magtiwala, marunong magbigay, marunong magdasal, anuman ang hilingin natin sa Diyos, lahat nagiging posible. Magtiwala lang tayo at huwag kailanman panghinawaan o magsawa sa ating pananampalataya sa Diyos. What you buy, you enjoy it for a while. What you save, you leave it behind. But what you save or what you give, you keep it forever. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Amen.